Maling-mali yun sa akin ha, Maling-mali yung ginawa, maling-mali talaga. Sa akin lang, mga papotok ha, wala akong nakitang tama doon sa ginawang yun. Maling-mali yun. What the heck? Teka wait, kasama na ano? Trapping na kayong lahat, isama na rin yung mga alamat. Mga baguhan, nunog yung ibang, dahil sikat ata na bagong pangkat. Nakisa sila, naitalaga, sino ba talaga dapat makuna? Sinong nagmula, mga mandirima na parang abang na tinitimala. Yo, check mga kanok ng paputok. Magandang gabi sa inyo lahat. Anong putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin. Nagpapasalamat nga pala ako sa Haslim Clothing sa pagtitiwala at pagmamahal na ibinibigyan niyo sa akin. No? So, ayan, trust your instinct, mga paputok. So, dito mga paputok, mayroon din sa inyo. No? Sa mga gusto mag-avail, no? Huwag kayong maghihang mag-avail. No? PM nyo lang yung Haslim Clothing, like and follow. At syempre, like and follow nyo rin yung Facebook page natin na kung saan pa pwede tayong manalo ng mga pag-giveaway natin mula sa Haslim Clothing. Ito nga po ay napakaganda at napakaganda at napakasolid, no? Kung saan yung limited edition din halos ito, no? Sa mga gustong manalo nito ay una-unahan na lang po tayo, ano po? Paano nga po ba sumali para manalo ng Haslim Clothing, no? Ay pwede po natin gawin ang mga paraang mag-like and follow at tingnan din yung description natin sa baba para malaman natin kung paano nga ba sumali sa ating pag-giveaway. Maraming salamat sa inyo lahat at bago tayo magdako sa ating pag-uusapan ngayon, ay nais ko sanang ipakita sa inyo mga paputok ang Nok-Nok Paputok! Ayan, limited edition mga paputok pa. Tayong nagsasalita ng mga robot-robot na dyan, mga paputok mo. Ayan, sa mga gusto manalo nito, like and follow lang din kayo sa Facebook page natin. Makikita nyo doon yung pag-ibawin natin, no? Yo, check? Okay, so, dako na tayo sa pag-uusapan natin, no? Sorry, no? Kaya try ko lang yung mga ganong salitaan, medyo namamalantang siya. Ano nga ba pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin is all about bas-bas. Issue. So bago tayo dumako dun sa pag-uusapan natin, maraming nga kumalat na balita about dun. Yung iba nga ay naging memes na, no? Naging biruan, no? Yung isa sa mga natuwa kong biro dito ay eto, no? Anak, magre-record ka ba ng bagong kanta? Magpapabasbas muna ako, nay. Di ba? Parang alam yun, parang sinasabi kasi nila na hindi ka isang rap artist kapag wala kang basbas mula sa Donggalo. So maraming nagalit, maraming pumuna, maraming ginawang biro yung mga ganung salita, no? Na kung saan may mga rap artist din dito na nagbitawa, no? Lalo't higit itong isang tono, samba yun. May nagsabi dito na walang bas-bas, magpapatuloy ako. Ayan, mula kay Tanikala. Marami pang rap artist na nagsabi dyan, eh. No? Pero, isa rin sa mga nakita ko dito, may mga rap artist din na nagpo-post naman na kasama nila ang Hari, si A.E. Ito ngayon, si Sir Andrew E. Tama niya si Sinyo, tama niya si, ayan, si Ojo. Kasama din, naging biruan din yun. Si Enigma. At eto pa, no, isa sa nag-trending din, tong tamang-tama, 40 bars na pinakamasakit na salita, hindi kayang tanggapin ang dibdib ng isang rapper. At 4 rhymes, ang chorus, napapatid ng hininga ng mga makikinig. Okay, so dyan sa mga banot na yun, mapapaisip ko naman talaga kay Sir Andrew yun. So dito, sa salitang bas-bas, may nagsabi dito, mga paputok, mula kay Kid Asintado. Sa salitang bas-bas pa nga lang, nasasaktan na sila. Paano pa kaya kung yung 40 bars na yung maririnig nila. Baka umiyak na sila ng asin, okay? Abangan nyo sa November 13 na to, sigurado babaha ng status, mapupunan na naman ang news feed natin ng mga iyakin. Okay, yung pala yung point mo dito, okay? Mula kay Kid Asintado. Dito mga paputok, meron pang video si Kuya Crazy G na kung saan halos, ang lakas din ng paingit talaga ni Kuya Crazy G, no? Titingnan natin, ha? Ito. Oh. Alas, manasar! Mga walang bas-bas. Diba? Ayan, ganang mga asar si Crazy G naman, no? At meron din namang mga ilan-ilan dito na maglalabas ng track. Ito nga, si Kuya Jyoti, no? Bas-bas. Eto. Bas-bas Copy Party 2, Jyoti Fit Donggalo Artist. Ayan, nakikita niyo ba yung picture, no? Abangan din natin ito, mga paputok, no? At ere pa, singit ko lang, no? May nakita ko dito na parang, alam mo yun, parang nalungkot ako dahil bakit pa dinadamo yung mga bata. Sino yun? Eto ha. Sorry kung sino man ito mababanggit natin. Aria Stark, no? Kasi nabasa ko dito sa post ni Kuya Smaglas, no? Manhid na kami sa inyo, Donggalo Robot. Iniisip ko na lang yung mga dami account yung bumabanat, no? Okay. Maling-mali yun sa akin, ha? Maling-mali yun. Maling-mali yung ginawa. Maling-mali talaga. Sa akin lang, mga paputok, ha? Wala akong nakitang tama dun sa ginawang yun. Maling-mali yun. What the heck? Okay, tuloy tayo dito sa pag-uusapan natin. Ere nga yun, nilabas, no? Play muna natin, ha? This song will destroy the ego. Philippine rappers. Tamang-tama.
naman natin na parang may mga mangyayaring kakaiba na papalabas ng mga track, no? So, ano kaya yun? Abangan na lang natin kung ano, malapit na rin naman mag-November 30, no? Tingnan lang natin itong isa pang to. Simple Logic daw. Okay? Ito siguro yung isang pahayag nila after nung una. Okay? Kapag isang rapper o grupo ng rappers ay nahihirapan banggitin ang salitan Dungalo, nahihirapan din kaming banggitin ang pangalan nyo o nila. Di mo kilala ang Dungalo Records? Di ka rin namin kilala. Sino kami sa inyo? Sino din kayo sa amin? Di kami nag-i-exist para sa inyo. Mas lalong di din kayo nag-i-exist at pinanganak sa Tagalog rap para sa amin. You will all grow old in life and we will never ever recognize you. Sisikat ka, makikilala ka, hanggang dun ka na lang. Pero di ka namin kilala ng Dungalo Records. Nag-rap ka pa, di ka naman pala kinikilala ng Dungalo. Yan, copy-paste nyo na yan. Mga dakilang alalay, katulong at utusan. Okay? So yun yung pahayag nila dito, no? Mga paputok, dito naman, no? Pag titignan ko lang dito sa part na to, itong nakikita ko dito, it's all about respect, no? Na parang dapat nyo talaga silang kilalanin itong mga nangana. Yun lang naman yung nakikita ko dyan, no? Na parang kapag hindi nyo ginawa yun, lahat na mga ayon yung gawin sa kanila, ay ganun din ang gagawin nila sa inyo. Okay? At hindi lang yun, mga paputok, no? Hindi ka nila i-considered na rap artist dito sa Pilipinas or Tagalog rap. Yun yung nakikita ko dyan, no? Okay, but this time, dito na tayo sa pinag-uusapan ng lahat. Ayan. Tandaan! Marami talagang naloko dito sa bas-bas na to, no? Tingnan natin, ha? Tandaan! Walang mawawala sa amin kung di nyo kami papakinggan. Pero lahat mawawala sa inyo kung di namin kayo babasbasan. Okay? Mga nakakaawang mga kabataan, a rapper not recognized by Dungalo Rec is never considered a rapper in the Philippines. Mark that documentary stop. Dito mga paputok, ha, subukan nating himayin. Okay? Sabi dito, walang mawawala sa amin kung di nyo kami papakinggan. Okay? So, eto nga yung ano, mga paputok, hindi nyo papakinggan yung mga gusto nilang sabihin. No? Hindi dito track na dapat pakinggan. I think eto yung kung paano nila kayo pagsabihan na dapat kayong rumuspeto sa una, dapat yung kinikilala yung mga root para at least habang bata pa lang kayo, alam nyo na yung mga dapat kilalanin. At the same time, alam nyo nang dapat respetuhin dahil darating yung panahon, re-respetuhin ka rin ng mga susunod sa'yo. No? Parang ganun. Kasi kung re-respeto ko doon, darating ang panahon, ikaw naman yung dapat respetuhin ng mga susunod sa'yo. Parang ganun. Pero lahat makawala sa inyo kung di namin kayo babasbasan. Doon naman sa part na yun, mga paputok, no? I think hindi naman literal na basbas to na parang ano, yun yung pinaka-basihan dito sa buong Pilipinas ng rap artist, no? I think yan yung personal nilang ano. Sa akin lang, mga paputok, no? Personal na pananaw na kung saan ni kung hindi nyo kami papakinggan, eh hindi rin namin kayo papakinggan. Parang alam nyo, mga paputok, dapat natin respetuhin sila at re-respetuhin natin sila. Yun yung pakinggan at basbasan. No? Parang wala kayong makukuha sa aming respeto kung hindi nyo kami i-re-respeto. Mga nakakaawang mga kabataan. Okay, yung mga kabataan pa nga yung kinakausap dito, eh, no? A rapper not recognized by Dungalo Rec is never considered a rapper in the Philippines. Doon naman, mga paputok, no? Sinasabi dito, ang mga rapper daw ay hindi daw kinukunsi consider ng mga Dungalo Rec. Ibig sabihin, Dungalo Rec. Pwede nga i-consider na, like for example, ibang grupo ka, no? Eh, pwede mong i-consider na rapper yung isang tao. Pero kung Dungalo naman ang titingin, hindi ka namin i-consider na rap artist dito sa Pilipinas dahil hindi mo kami pinapakinggan at nire-respeto. No? Parang ganon, hindi mo makukuha yung bas-bas ng respeto namin papunta sa'yo dahil hindi mo kami nire-respeto. Okay? Parang nga, yun yun, mga paputok. Yun yung nakita ko doon, no? Dumarating nga yung point na ano, eh. Naaalala ko yung mga tirada talaga ni Sinyo, no? Na parang, bakit tayo naaapektuhan sa mga bagay-bagay. Kung wala naman talaga tayong pakialam sa mga taong to. Parang ganun, Dungalo Records International na nagsabi lang about sa basbasan, ay nagkagulo na lahat yung social media talaga ng mga paputok. No? At the same time, mga paputok, no? Naiambing din to kay Iskastak Ligastri talaga. No? Eh, para naman sa akin talaga, mga paputok, no? Sa akin lang, ha? Parang mas iba yung salitang top na, itigil nyo na yung mga pangarap nyo sa buhay nyo dahil wala naman kayong future dyan, dahil di naman kayo sumisikat. Parang ganun, no? Pero, tapos
tapos na yung usap na yun eh, no? But this time, mga papatok, yung bas-bas naman is tiningnan siya sa isang side na parang hindi ka rapper dito sa Pilipinas kung hindi ka namin nabas-basan. When we talk about nabas-basan, pwede kasing ano eh, no? Sila yung nagsabi na rap artist ka na, parang gano'n, no? Pero ang tingin ko kasi talaga dito, pakikinggan, yun yung mga sinasabi nila na kung paano mapapangalagaan yung mga batang rap artist na kabataan dito sa Pilipinas. Kung di nyo sila papakinggan, hindi kayo mababas-basan ng respeto na gusto nilang ibigay sa inyo. At the same time, mga papatok, no? Ang Dunggalo Rec kasi, mga papatok, sa tingin ko lang, mga papatok, no? Kahit hindi ka naman siguro Dunggalo Record, no? Eh kung may respeto ka sa kanila, rap artist ka para sa kanila. Yun, mga papatok, yun talaga yun para sa akin. Okay, tinatapos ko na to dito, mga papatok. Ayoko nang humaba pa yung usap. Lagi nyo tatandaan, no? May mga bagay na hindi tayo na pagkakaunawaan sa simula. Pero darating yung panahon na, alam mo yun, magkakaayos din. So, dito, mga papatok, parang ginawa nila tong ano eh. Ginawa nila tong technique. Kasi, mga papatok, hindi nila gagawin to ng walang dahilan. Hindi nila to gagawin ng walang purpose. No? Parang ganun. Lahat ng ginagawa nila, parang nakasulat. No? Parang ganun eh. No? Parang step by step na yan, man. Kakagat ka dyan. Mauhuli namin ang mga haters namin. Mauhuli na, namin yung mga may respeto sa amin. Maraming salamat. Parang ganun eh, no? Parang hinti mo hanggang ngayon, di pa rin binubura nila yung pin na yun. Ibig sabihin, talagang planado yung mga bagay-bagay niya. Yun lang naman! So dito mga paputok, dun sa point ko, naway naiintindihan nyo. Medyo magulo, pero intindihin nyo na lang din. Maraming salamat sa inyo lahat. Oh, nagsabi na ako ng opinion para dyan sa bas-bas na yan, okay? So, tapos na tayo. Balik na tayo sa paghihimay-himay ng mga kanta, no? Okay? Maraming salamat, Noknok Paputok. Sa mga nagtatanong dyan, kung lagi mo makapag-vlog, hindi ko ba magawa na may trabaho po ako. Once again, ako nga pala si Noknok Paputok na lagi nagsasabing, take care, kusmikar, kapayapaan, God bless all and pray for us. Yayayaw!